Saan po nag-stem muna, sir? Yes. Yun lang. The Chinese authorities through the police attaché ng China na-coordinate sa atin sa Bureau of Immigration in particular. And then, this is based on the their findings and investigation na merong isang company that is involved in telecom fraud in China. And they were victimizing a lot of Chinese. So they were able to find out na nandito itong kumpanyang ito, in particular itong Golden Unicom Technology Incorporated. So based on their investigation, after tracing the whereabouts and the location of this establishment, they've asked the assistance coming from Bureau of Immigration and then eventually from NCRPO since nandito. And after surveillance, itong at nagsigawa na tayo ng operation. So we were able to find out that at least 345 foreign nationals are working here without working permit initially. Some of them are Chinese nationals and the remaining 90 are Vietnamese, Malaysian, Indonesian, Taiwanese, and from Myanmar. A total of 345. In the case of the 255 Chinese, for sure their passports will be cancelled. So that will make them documented alien. So we will work in coordination with Bureau of Immigration for their deportation. So harap sila dun sa mga kaso sa China, dun sa 255 na yun, ng telecom fraud. Sir, ano pong modus nito ng telecom fraud company na ito? Paano po sila nabibiktima at sila yung target? Well, kung dito sa atin sa Pilipinas, kung titignan natin, ito yung tinatawag na budol-budol. Pero with the use of a communication technology. So, kaya nga makikita natin dito lahat sila ay merong mga kanya-kanyang mga desktop computers. And through their transaction with the targets or mga nabibiktimize nila, so yun ngayon yung kanya naluloko through investment and other fraud. Yun ang materials and apps na ginagamit ay talagang pang Chinese din. So ito yung sinasabi natin na concern for us dahil nagbo-boom din itong ganitong industry na kailangan nating ma-address at hindi dapat kumalat. Yung buong building ba, sir? Sila lang nag-occupy? Sa ngayon kasi, marami pang unoccupied. Pero out of the itong 10 stories nito, at least 4 floors are already occupied by this company. So in essence, talagang sila yung nandito at inaalam natin sa patuloy na pag-imbestiga kung anong background dito para makakuha tayo ng ibang lead para maibigay din natin doon sa Chinese authorities na makakatulong sa pagpurso ng kaso nila laban sa mga suspect and kumpanya nito. Sir, kasama rin po ba sa imbestigahan nyo kung sakasakali may Pilipino silang liaison or officer na nag-help na magkaroon sila ng space? Yes, kasama rin yun. Ma-check natin kung meron bang violation din doon. Kasi sa atin naman kasi, basically, pag nagpaparenta ka, dapat i-check mo rin kung legitimate ba itong mga taong nag-renta sa'yo, kung meron yung legitimate business at involved sa criminal activities. Saan nyo yung dadalhin? As per our arrangement, dadalhin mo natin ito sa NCRPO and we have allotted or ipapahiram muna natin yung ating multi-purpose center o yung ating covered court for them for processing while the agents of the Bureau of Immigration and the Chinese authorities through their embassy will facilitate and document these arrested suspects.